Hello mga madlang people, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman ako. Pasensya na kayo, nandito na ako sa higaan. May naisip lang akong gusto kong i-share sa inyo. Lalo na sa mga first timer, mga baguhan. Nandito ako ngayon sa Cyprus. Dito sa Cyprus, ang sweldo ngayon sa Cyprus is 400 euro. Yung 400 euro, pag i-convert mo sa peso, sa rate ngayon, pumapatak ng 22,000 pesos. Sa rate ngayon na, pero may chance pa yung tumaas, may chance ding bumaba. Kaya huwag niyong i-expect yung salary niyo na nakaano talaga siya. Depende po sa rate yan ng peso. Pag nagpunta ka dito sa abroad, sa Cyprus, ang pinipirmahan nyo pong kontrata is 7 hours ang working hours. Pero ang totoo po, may 7 hours dito or 8 hours yung mga stay out lang. Sa 16,000 o OFW dito sa Cyprus, ang stay out mga 15% below ang stay out. Kadalasan stay in. So, kapag stay in ka, ang trabaho 12 hours or more than that. May iba naman na sinaswerte, mas less ang trabaho, pero hindi bumababa sa 7 hours yan ha. Pag nasa bahay ka, pag family ka, hataw ka. Lalo na pag may mga bata. Kaya, surtihan lang talaga. Pero huwag niyong i-expect talaga ang 7 hours. At saka, dito sa Cyprus, hindi, yung allowance, kasi baka may nakausap kayo na binibigyan sila ng allowance, depende po yun sa amo. Isit aside nyo na lang po yung allowance, kasi wala talagang allowance dito. Depende sa amo kung magbibigay ang amo o hindi. Kadalasan po, wala pong allowance dito. Sunday allowance, wala po. Walang Sunday allowance. Kaya, kung yung mga nakausap nyo may mga allowance sila o kaya yung mga tumatagal na sa amo, yung amo nagbibigay na yan yung allowance. Pero pag ikaw baguhan o ano ka pa lang, nasa Pinas ka pa lang, napapanood mo yung video ko, wala pong Sunday allowance dito. Tapos yung day off dito, every Sunday, bihirang-bihira ka lang dito makakita na hindi makaka-day off ng Sunday. Usually, nagde-day off talaga ng Sunday at saka mga public holidays, day off mo rin. Tapos, yung pagkain dito, ay yung pagkain nila. Kung ayaw mo po kumain sa pagkain nila, di kasi bihira lang yung amo na nagbibili ng bigas para sa mga ano o nagbibigay ng pambili. Bihira lang. Kadalasan talaga, ikaw bibili kung papayagan ka pa nilang magluto. May mga amo din na hindi ka alaw magluto sa bahay. Kaya yung iba, sa Sunday na lang nila ini-spend sa labas kumakain ng mga Pilipino na pagkain. Nagtatabi sila ng mga biskit para kung ayaw nila yung pagkain, may tinapay sila, may biskit, may makukutkot sila. Yun ang realidad dito talaga sa Cyprus. Kaya pag nag-apply kayo dito, huwag nyong expect, nasa Europe yan, Cyprus yan, masarap ang buhay, 7 hours lang trabaho, no? Walang 7 hours, sinasabi ko uli, dito, yung 7 hours, yun lang yung mga stay out. Bihira lang din ang stay out dito, sinasabi ko na sa inyo. Kaya sa mga mag-apply pa lang, mga baguhan,
Sana mapanood niyo yung video na to para may aral kayong makukuha. O feel free po kayong mag-message sa akin kung may tanong kayo. O kung ano man yung nasa isip ninyo. Ano pa ba? Ano pa ba dito sa Cyprus? Pagkain, Sunday, holidays. Yun. Basta ang buhay dito sa Cyprus, tsamba-tsamba lang. Kapag nakatsamba ka ng among galante, among mabait, ganun lang talaga. Ganun ang buhay kahit sa angkang bansa pupunta. Swerte-swertihan lang din. Kung ikaw marunong magtiis, magtagal ka. Kung ikaw wala kang pagtitiis, na uwi ka balik sa Pinas. Diba? Sa atin naman, tayong mga mamshies, nagtitiis tayo para sa pamilya natin. Kumbaga, ginagawa natin lahat para mabigyan natin ng mabigyan natin ng magandang kinabukasan yung mga anak natin. Sa sunod po nating topic, guys, yung paano mag-apply papuntang abroad, lalo na po sa mga beginners, sa mga first-timer pang mag-abroad. Sana mapanood nyo to para kahit papano may maibibigay akong tip sa inyo. Kasi ako, 20 years na po akong nasa abroad, marami na po akong naranasan sa buhay, mahirap na naranasan sa buhay, pero nandito pa rin gumagapang para sa kinapugasan nating mga pamilya. Yun lang po muna ngayon, guys, at saka huwag po niyong kalimutan, pindutin yung subscribe at saka yung bell button para ma-notify kayo kapag may upload ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Good night!